ang sampung salot sa Ehipto. Pumunta sina Moses at Aaron sa Faraon upang makiusap na palayain niya ang mga Israelita tulad ng sinabi sa kanila ni Yahweh. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hayaan mong umalis ang aking bayan upang sila'y makasamba sa akin. Pero hindi sumunod ang Faraon sa Diyos. Sinabi niya, hindi ko papahintulutang umalis ang Israel. Dahil dito, sa pilitan niyang pinagtrabaho ang mga Israelita ng mas mabigat. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, huwag na ninyong bibigyan ng mga tao ng dayami sa paggawa ng tisa, na gaya ng dati. Silang pumaroon at magtipon ng dayami para sa kanilang sarili. Ngayon, lalong nalagay ang mga Israelita sa masama. Sinisi ng mga tao sina Moses at Aaron sa kanilang sinapit. Kaya naghanap si Moses ng tahimik na lugar upang manalangin. Panginoon, bakit mo ginawan ng masama ang bayang ito? Bakit mo pa ako isinugo? Hindi mo man lamang iniligtas ang iyong bayan. Ako ang Panginoon. Ilalabas ko ang aking bayan mula sa Ehipto. Bumalik kayo sa Faraon. Kapag sinabi niya sa inyo na patunayan ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng kababalaghan, ihagis ninyo ang tungkod sa harapan ng Faraon upang ito ay maging isang ahas. Kaya't sina Moses at Aaron ay pumunta sa Faraon at kanilang ginawa ang ayon sa iniutos ng Diyos. Inihagis ni Aaron ang kanyang tungkod sa harap ni Faraon at ito'y naging ahas. Tinawag ng Faraon ang kanyang mga salamangkero sa Ehipto at ginaya ang ginawa nila Moses at Aaron. Nang ihagis nila ang kanilang tungkod, naging ahas din ang mga ito. Ngunit nilamon ng tungkod ni Aaron ang kanilang mga tungkod. Gayunmay, naging matigas pa rin ang Faraon. Ayaw pa rin niyang paalisin ang mga Israelita. Kinaumagahan, nakipagtagpo sina Moses at Aaron kay Faraon sa tabi ng ilog. Nang itinaas ni Aaron ang kanyang tungkod at hinampas sa tubig, ito'y naging dugo. Namatay ang mga isda at mga tubig ay hindi mainom ng mga tao. Patuloy na nagmatigas ang Faraon at ayaw niya talagang pakawalan ang mga Israelita. Pumunta muli si Moses at Aaron sa Faraon upang sabihin na paalisin ang bayan ng Diyos, ngunit tumanggi pa rin siya. Kaya nagpadala ang Diyos ng panibagong salot. Napuno ng palaka ang Ehipto. Nang makagayoy, tinawag ni Faraon sina Moses at Aaron. Pakiusapan ninyo ang Panginoon na alisin ang mga palaka at papayagan ko ng umalis ang bayan upang sila'y makapaghandog sa Diyos. Pero pagkatapos mamatay ng mga palaka, nagmatigas na naman ang Faraon at hindi pa rin niya pinalaya ang mga Israelita. Dahil dito, ang Diyos ay nagpadala ng napakaraming kuto na nagpahirap sa mga tao at mga hayop, ngunit ang Faraon ay hindi sumuko sa Diyos. Sumunod naman ay mga langaw, kaya't ipinatawag muli ng Faraon sina Moses at Aaron at sinabi, panalangin ninyo sa Diyos na alisin ang mga salot at pwede nang umalis ang mga Israelita sa Ehipto. Inalis ng Diyos ang mga salot sa Ehipto nang manalangin si Moses, pero muling nagmatigas ang Faraon at hindi pinalaya ang taong bayan. Kinabukasan, ang lahat ng hayop sa Ehipto ay nagkasakit at namatay, ngunit ang puso ng Faraon ay nagmatigas at ayaw niya pa rin palayain ang mga Israelita. Sinabi ng Diyos kay Moses, tumukot kayo ng abo at ihagis sa harapan ng Faraon. Ginawa nga ito ni Moses at Aaron. Pagkatapos ay nagkaroon ng mga pigsa ang bawat Ehipsyo. Ayaw pa rin palayain ng Faraon ang mga Israelita dahil sa pinagmatigas ng Diyos ang kanyang puso. Sinabi ng Diyos kay Moses, iunat mo ang iyong mga kamay paharap sa langit upang magkaroon ng yelong ulan sa buong lupain ng Ehipto na babagsak sa mga tao, sa mga hayop at sa bawat mga halaman. Kaya't iniunat ni Moses ang kanyang tungkod paharap sa langit at ang Panginoon ay nagpadala ng kulog at siya'y nagpaulan ng yelo sa lupain ng Ehipto. Ang Faraon ay nagsugo at pinatawag sina Moses at Aaron at sinabi sa kanila, ako'y nagkasala sa pagkakataong ito. Pakiusapan ninyo ang Panginoon.
sapagkat nagkaroon na ng sapat na kulog at yelong ulan. Papayagan kong umalis na kayo at hindi na kayo mananatili pa. Kaya nanalangin si Moses at tumigil na ang pag-ulan ng yelo. Ngunit nang makita ng Faraon na tumigil na ang pag-ulan ng yelo, muli siyang nagkasala at nagmatigas ang kanyang puso. Dahil doon, nagpadala ng salot na balang ang Diyos sa buong Ehipto. Kinain ng mga ito ang pananim na tumubo sa buong lupain. Hindi pa rin pinayagan ng Faraon na umalis ang bayang Israel. Iunat mo ang iyong kamay paharap sa langit upang magdilim sa lupain ng Ehipto. Iniunat nga ni Moses ang kanyang kamay paharap sa langit at nagkaroon ng makapal na kadiliman sa buong lupain ng Ehipto sa loob ng 3 araw. Hindi makaalis sa kani-kanilang bahay ang mga Ehipsyo sa sobrang dilim, pero maliwanag naman kung saan nakatira ang mga Israelita. Gayonpaman, hindi pa rin pumayag ang Faraon. Sinabi ng Panginoon kay Moses, may isa pa akong salot na dadalhin sa Faraon at sa Ehipto. Pagkatapos ito ay papahintulutan niya kayong umalis. Pagdating ng hating gabi ay lalabas ako sa gitna ng Ehipto. Lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto ay mamamatay. Mula sa panganay ng Faraon hanggang sa panganay ng mga alipin at ang lahat ng mga panganay ng mga hayop. Ang mga panganay na anak ng mga Israelita ay maliligtas kung papahiran nila ng dugo ng tupa ang pintuan ng kanilang bahay. Ang dugo ay magiging sa inyo'y isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. Kapag aking nakita ang dugo, dalampasan ko kayo at walang salot na papatay sa inyo kapag binuksa ko ang lupain ng Ehipto. Pumunta sina Moses at Aaron sa Faraon at sinabi sa kanya ang huling salot, ngunit nagmatigas pa rin ito. Ipinalam naman nina Moses at Aaron sa mga Israelita ang babalang ibinigay ng Diyos sa huling salot na kanyang dadalhin at sinabi nila kung ano ang dapat nilang gawin upang maligtas ang kanilang mga panganay na anak. Nakinig naman ang mga Israelita. Kumuha sila ng mga tupa ayon sa kani-kanilang sambayanan at ito'y kanilang pinatay. Kumuha sila ng dugo ng tupa at ipinahid sa pintuan ng kanilang bahay. Pagsapit ng hating gabi, nagkaroon ng iyakan sa buong Ehipto. Namatay ang kanilang panganay na anak. Mula sa panganay ng Faraon hanggang sa panganay ng bihag na nasa bilangguan at lahat ng panganay sa mga hayop. Simula noon, pinayagan na ng Faraon ang mga Israelita na umalis sa lupain ng Ehipto, dala ang kanilang kari-arian, pati ang mga bagay na hiningi nila sa mga Ehipsyo. Sinabi ni Yahweh kay Moses na alalahanin nila ang gabing iyon dahil nilampasan ng anghel ng Diyos ang bahay ng mga Israelita. Naging mahirap ang buhay ng mga Israelita sa kamay ng mga Ehipsyo. Sila ay inalipin ng mga ito sa napakahabang panahon, ngunit nahabag ang Diyos sa kanila. Nais niya na makalaya sila muli sa pagkakaalipin sa lupain ng Ehipto. Kaya't gumawa siya ng paraan upang maligtas ang bayan niyang Israel. Sinugo niya si Moses at Aaron upang makipag-usap sa Faraon na palayain ang mga Israelita at nagpadala ang Diyos ng iba't ibang salot na bumalot sa buong lupain ng Ehipto upang mapapayag ang Faraon. Ang tubig ay naging dugo. Sumunod ay ang napakaraming palaka. Nagkaroon ng maraming kuto na nagpahirap sa mga tao at hayop. Nagkaroon ng mga langaw, nagkasakit ang mga hayop at namatay ang mga ito. Umulan ng yelo, dumagsa ang napakaraming balang na sumira sa kanilang pananim. Dumilim ang buong Ehipto sa loob ng 3 araw at ang pinakahuli ay ang pagkamatay ng mga panganay na anak ng mga Ehipsyo, maging tao o hayop. At nang nangyari ang huling salot, ang mga Israelita ay naligtas mula sa kamatayan nang bahiran nila ng dugo ng tupa ang pintuan ng kanilang bahay at tuluyan nga silang pinalayan ng Paraon. Katulad ng pagliligtas ng Diyos sa mga Israelita mula sa pagkakaalipin, nais din niya na maligtas tayo mula sa kaparusahan ng ating mga kasalanan. Kaya't gumawa ang Diyos ng paraan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesus, na siyang nag-alay ng kanyang buhay upang tubusin tayo mula sa ating kasalanan.
Inako niya ang parusa na dapat ay para sa atin. Siya lamang ang kaisa-isa at natatanging daan na ibinigay ng Diyos upang tayo ay maligtas at maging malaya. Wala nang iba.